at makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mayinyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umakot sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamiyas ng pagkakanya-kanya ng isang katauhan. Bunga ng pagitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalubig. Kaya siyang aming daan para aming masabit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, namumuno ang langit at lupa na kanunatian mo. O sana, o sana, sa maitaasan. O sana, Espiritu, gawin mong banal ang mga kalahon na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon na Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung tapos sa kapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inamin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ng kagipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ay ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni manakanyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na ganam sa buong daigdig. Pusbusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, ni Buenaventura at ang Tanang Kapariyan. At alahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga
pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagkatapatin kami lahat ng kasalun sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ni San Martin, at ang lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang-nawa namin ang pagpupuri sa kararapan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya lahat ng parangang mapuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Upang magtiwala tayo sa walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang alam mo, mapasa aming sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalag ang mga inaanyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Soul of Christ, sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength, hear me, Jesus, hide me. That I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, make me come to atin pong dasalin ang panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakakaranas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa galit at puot na kanilang nararanasan. Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban para sa basag-basag naming sangkatauhan na iginagapos ng hangaring maghiganti. Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban para sa aming sugatang lipunan na inililigaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Panginoon, hilumin niyo ang aming nagdaramdam na kalooban. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan para magkaroon ng paninindigan, kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao. Tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan para magkaroon ng karunungang makita ng karukhaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan para ang patnubay at habag ang aming daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagsundo. Tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilo mula sa kasamaan.
Tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Manalangin tayo. Lahat, Ama ng Habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo upang sa gayon ay magmahal kaming katulad niyo kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga may kapangyarihan, subalit hindi niyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan, upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig, paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Enmitanyo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kawan upang aming pinagsaluan ay magdulot ng aming paikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inulog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna kayo sa sandali. So para po sa kalaman ng lahat, ang po ating lakbay na Salo Visita Iglesia ay sa Sambales. Ito po yung mga lugar na patutunguhan natin. Una ay sa Butulang, Shrine of Inapo Bato. Doon na rin po tayo magmimisa. Pangalawa ay yung Parish Church sa Butulang din, Parish of Santa Monica. Pangatlo ay sa Iba, Cathedral of St. Augustine. So doon, ito kasi yung pinaka-sentro. So at least may nakita kami yung dalawang establishment para sa pagkain. Pero kung sakali mang ayaw nyo ng dalawang establishment na ito, hindi maiging magdala kayo ng sarili ninyong pagkain. Pangapat ay doon po sa Kabangan, Paris of St. Rose de Lima. Panglima ay sa San Narciso, Paris of San Sebastian. Sa kanila po, iba yung bayan, iba yung parokya sa atin dito. Halimbawa, yung sentro natin dito, tayo ay bayan ng San Pedro. Yung patron ng bayan ng San Pedro ay si San Pedro rin. Sa kanila iba. Pang-anim, sa bayan ng San Antonio, Paris of the Holy Infant. Pangpito, Castellejos, Paris of St. Nicholas de Colentino. So, yan po yung ating itinerary. Alis mo tayo ng maaga sa March 25. Yung pong sa ating tiles, ito po yung mga dagdag. Boy at SP Arienza, 4. Damian Mercado, 6. So total of 10. Plus yung ating pong na-inannounce na nakalipas na mga linggo, 185. So equals 195. At paalala lang po, sa darating na Miyerkules ay
Last Wednesday, simula na po ng Kwaresma. Mayroon po tayong dalawang misa. Una ay sa eskwelahan sa ganap ng 7 ng umaga, then po sa ating elementary school sa Adelina 1. So para din po sa pagkapahid ng abo sa mga paaralan. And then, well, may misa pa tayo sa isang factory pero hindi naman sila tatanggap doon ng ibang tao. So dito may misa tayo sa gabi sa 7 o'clock ng gabi. So, yun po yung ating dalawang misa. 7 ng umaga at 7 ng gabi. At pag-aayuno at abstinensya. Abstinensya, hindi pagkain ng karne, ng baboy, ng kambing, ng manok, ng baka, maliban lamang ng isda. No? So, at pag-aayuno. Pag-aayuno, yung isang buong pagkain, isang busog na pagkain. So, yung dalawang pagkain, hindi busog. Wala mo ng merienda. At yung sakali pong matitipid natin para sa araw na yon, mas maging makahulugan yung may titipid natin, yun ang ipagkawang gawa natin. Kasi yun po yung kahulugan ng ating pagtitiis para makapagdulot tayo ng kaligtasan sa iba. So ito po yung ating mga activity para po sa mga susunod na mga araw. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang di malilid na kapayapaan ng Diyos sa mga malamingam sa inyong puso at pag-iisip na sa pamagitan ng pagkakilala at pag-ibig niya at ng kanyang anak na sa Jesucristo naming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magpalain kayo ng magapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos na naging tao. Salamat sa Diyos. Yung mga palaspas po natin ay pwede na po natin dadalhin dahil sa Tuesday po ay susunugin po. Salamat po.